Tapos sa mga pag-akot ng basura sa mga lugar kung saan po nagtunga ating mga kababayan para salubungin ang mahal ng Santo Papa. Para sa karagdagang detalye, may live report si Sherry Ann Torres. She? Yes, Gigi, mula pa kahapon halos walang tigil ng paglilinis ng DSWD volunteer workers, Luneta Sanitation Unit at MMDA personnel sa Quirino Grandstand, Luneta, Calao, Quirino Avenue at iba pang lugar na dinagsa ng mga tao sa nagdaang apat na araw na pagbisita ni Pope Francis. Pero ang pinakabulto ng basura nakuha sa Luneta. Kaya ang mga tagalinis dito halos sumuko na sa sobrang dami ng basura. Plastic, Gigi, ang karamihan sa mga nakukuhang basura dito na kung hindi ginawang kapote, tinaglagyan ng pagkain. Pero ang nakakalungkot dito, kasama sa mga tambak, ang mga misalet na ito, na ginastosan pa ng husto ng simbahan para gamitin at pag-ingatan sana ng mga dumalaw sa misa. Nasa 186 na tonelada na ng basura ang nakokolekta ng MMDA sa mga lugar na naikutan din ng Santo Papa, sabi ni Chairman Francis Tolentino. Bukod siya, nag-iwan din ang mga nagpuntahan dito ng mga patay na halaman at itinitin pa rin daw buhayin ng matagal Luneta para muling maibalik ang ganda ng lugar na ito. Sa palibot kasi na Rizal Park o Luneta, di mabilang mga humika o namatay ng halaman na pinagtatapakan ng mga tao ng Linggo. Ang National Parks Development Committee na nangangasiwa na Rizal Park o Luneta, pinagkwenta na raw ang kabuang halaga ng mga nasira nilang halaman at iba pang posibleng bagay sa loob ng parke para sa agarang aksyon at rehabilitasyon. Gigi? At 186 na tonelada, tuloy-tuloy pa rin at marami pa rin sa tingin ng MMDA? Gigi, ang sabi na 186 na tonelada, pero naniniwala si Chairman Tolentino na sa loob ng araw na ito, baka daw mga 10% na lang yung mga natitira na kailanganin nila na makolekta ngayon. Pero ang tingin daw, base na rin din sa report na nakukuha niya, sa loob ng araw na ito, Gigi, malilinis na talaga yung mga kalsada, mga lugar na nagsilbi na naging ruta ng Santo Papa. Gigi? Ilan ba yung mga na-deploy ng MMDA para maglinis sa area na yan? Gigi, ang personnel kasi ng MMDA na ginamit para sa people visit, pumapatak sa kabuang 29,000. Pero ito, meron sila mga multi-function. Yung iba, nagda-traffic. Pagkatapos, yung iba ay nade-designate naman sa mga sanitation at public safety. Ang sabi dito, Gigi, ni Chairman Tolentino, meron iba dito nagdoble-doble ng trabaho. Kaya hindi rin ma-quantify kung ilan talaga yung naging concentrated doon sa paglilinis dahil nga meron pa rin sila mga assisting unit o assisting agencies din na tumutulong dito sa MMDA. Sige? Oh, at panguli na, no, nabanggit pa ni Chairman Tolentino kung may estimate siya dito sa budget na ginastos para lamang sa paglilinis na ginagawa nila ngayon. So ngayon, Gigi, wala pang naibibigay sa atin si Chairman Tolentino dahil lahat nga ito ay kinukuha muna nila yung mga pinakadetalye ng mga pinagkagastosan, gayon din yung mga sumunod pa, yung mga hindi nakasali dito, mga maituturing na additional expenses. Ang nagiging focus daw kasi nila ngayon, Gigi, maliban doon sa naging preparasyon nila para sa people visit, ay ito nga munang paglilinis nitong mga naiwan ng ating mga pilgrims na nakisa nga sa people visit. Ang sabi sa atin ni Chairman Tolentino, Gigi, sa mga susunod na araw ay magbibigay sila ng kaukulang detalye tungkol dito. At ihabol ko lamang, Gigi, no, tomorrow o bukas ay nakatakda naman sila na magbigay ng isang espesyal na salo-salo para doon sa 29,000 na MMDA personnel na nagbigay tulong para dito sa people visit. At bibigyan din daw nila ng parangal itong mga personnel na ito kasama yung posibleng pagbibigay din sa kanila ng insentibo sa mga susunod na araw. Gigi? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.